Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ang buena mano ko sa mga madaling araw na misa ngayong Misa de Gallo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tatlong salita lamang po ang nais kong mensahe, pagninilay sa ating mga pagbasa ngayon, no, na kapupulutan po ng aral sa pasimula po ng ating nobenaryo, paghahanda po sa darating na araw ng Pasko. Yung unang salita ay pagbabalik, yung ikalaway pagbubuklod, at yung ikatlo po ay pagmimisyon. Yung una po, pagbabalik. Sa unang pagbasa po natin mula sa aklat ni Propeta Isaías, maganda pong tignan ang konteksto nito. Kumbagay, pagbabalik ng bayang Israel sa kanilang tunay na lupain o tahanan. Sila po ay tinapon sa Babylonia, no? At marami silang naranasan na parusa mula sa Diyos, kasama na rito, no, ang pag-aaway, paglalaban ng kanilang mga kaaway. At may mga panahon sila nagtagumpay, may mga panahon na nagtagumpay sila. Natapos na rin ang kanilang pagdurusa. At sila'y bumabalik ngayon sa kanilang tahanan, sa kanilang lupain, para magpanibagong buhay muli. Alam niyo, magandang isipin, pagkatapos po ng halos sa alampas 2 taon, bumabalik po tayo sa tahanan ng Diyos. Di po ba? Dito po sa ating simbahan, nung nakaraang almost 2 years, more than 2 years, alam naman natin ang kwento, di ba? Ang mga pangyayari ay medyo erratic, yung mga quarantine restrictions po natin, no? Hindi po lahat nakakasimba, marami takot pa. Pero ngayon, bukod sa pagsisimba, marami nang nakakagala kung saan. Ako, traffic na po, di ba? Nakita nyo, no? Dahil mga Christmas rush po natin, no? Pero ito nga, tayo ngayon ay parang full na ang in-person experience sa pagbabalik natin sa ating parish church, no? At ito'y dapat ipagpasalamat sa Diyos, no? Dahil, kumbagay, parang pagbabalik natin upang magkaroon ng pagpapanibagong relasyon sa Diyos, lalo na sa paghahanda natin sa Kanyang pagdating sa ating puso. Yung ikalawa, no, ay pagbubuklod. Alam niyo ba, sa unang pagbasa ko narinig ninyo, nung sila'y nagsisimula na at sila'y nakabalik na sa kanilang lupain, maraming dayuhan doon. At iniisip yung mga dayuhan kung sila'y itatakwil. No, kasi nagkagulo-gulo nga ang sitwasyon nila. Pero anong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta? Aba, dito sa pagbabalik, dito sa templong tinatayo muli, dahil mga nasira yung templo nila, no? Dala nga ng matinding karanasan ng pag-aaway, sabi ng Panginoon, no? Walang etchepuera. Ano man ang iyong lahi, no? Ikaw man ay dayuhan, ikaw ay welcome sa tahanan ng Panginoon. At dito nakita yung pagbubuklod. Pagbubuklod ng bayan ng Diyos. Alam nyo, pagdarating po itong karanasan natin ng Pasko, ito'y napakagandang panahon ng pagbubuklod. Hindi lamang sa tahanan ng Diyos, no? Tayo nga po, pag simbang gabi, pag Misa de Gallo, alam natin, napakahalaga na tayo po ay naririto ngayon, gumagawa ng paraan para bawat miyembro ng pamilya, magkakasama po tayo, no, dito sa ating paghahanda sa darating na Pasko. Pero yung pagbubuklod ay yung pagdiriwang ng pamilyang, sabi nga, gustong magkaroon ng reunion, no? To be reunited, ika nga, no? Kaya alam nyo, marami din tayong balikbayan, no? Sigurado, punong-puno ang mga airport, ang mga flights ng eroplano, napakadami. Nag-uuwian ang ating mga mahal sa buhay sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya, gusto nilang makabuklod ang kanilang mga mahal sa buhay. Itong diwang ito ay napakaganda.
At sana po, no, apalalimin lalo natin ito kung aalisin na natin yung hidwaan, yung pagtatampuhan, dumating na sana yung pagpapatawad sa ating mga nakasamaan ng loob at maayos na ang pagkakaisa, pagbubuklod ng bawat miyembro ng pamilya ng pamayanan. Pero mayroon pa po ikatlo, at ito po yung pagmimisyon. Narinig natin, di ba, sa Ebanghelyo na si Juan Bautista ang nagpatotoo kay Jesus. Sabi nga, siya yung parang mumunting liwanag, no, sa lampara na sabi nga'y sumisinag, no? At alam niya kung sino siya. Hindi siya si Jesus, pero nagpatotoo siya kay Jesus. Ito yung matinding hamon, no, para sa atin. Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba ang sentro ng ating buhay Kristiyano ay yung pagmimisa? Hindi lang para tanggapin natin si Kristo, kundi para maging Kristo tayo sa bawat isa, maihatid din natin ang liwanag ni Kristo sa bawat isa. At yan ay makikita sa ating banal at mabuting buhay. Nakakalungkot isipin, nagsisimba po tayo, kukumpletuhin po natin yung siyam na umaga o kahit siyam na gabi, pero wala namang nangyari sa ating buhay. Dapat maging maayos yung ating buhay Kristiyano. Makita sa salita at sa gawa na sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Ito rin yung mensahe sa unang pagbasa, sa unang pangungusap pa lang. Sinabi nga ng propeta Isaías na ang dapat sundin ang mga kautusan ng Diyos. Gawin ang makatarungan. Kaya tayo ay hinahamon sa pagmimisyon na isabuhay ang pag-ibig ng Diyos. Tatlong salita pero punong-puno ng mga hamon para sa atin. Diba? Sabi nga, no, sa ating unang araw ng pagdiriwang ng Misa di Gallo, pagbabalik sa tahanan ng Diyos, pagbubuklod natin at pagmimisyon para sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, madala natin si Kristo, ang liwanag ng mundo, sa ating kapwa. Amen.